Samantala, rerebyuhin ng Senado ang Metro Manila Flood Control Projects and Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa mga nararanasang pagbaha sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayon tag-ulan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Humihingi ng update si Senator Francis Escudero, Chairman ng Committee on Finance sa Flood Control Projects ng Pamahalaan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Aabot ang mga flood-prone area sa buong National Capital Region o NCR sa 4,750 hectares. Ayon kay Escudero, magsasagawa ng mid-year review ang kanyang komite sa estado ng flood control projects na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority. Ayon kay Escudero, nais nilang malaman kung ang flood control projects ay apektado rin ng underspending ng pamahalaan. Titingnan namin yung level of implementation kung apektado din ba yan ng underspending o hindi. Hindi may kakila, hindi naging kasing sama, bagaman nagsisimula pa lang ang rainy season, ang pagbaha sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Baka nga bumuti pa yon kung nagastos at kung magagamit talaga ng todo yung funding na nilagay natin para sa flood control sa taong 2015. Yun lamang naman ang pakay at layunin namin para silipin yan bilang pagganap sa aming tungkulin at hindi paglabag sa DAP at PDAF ruling ng Korte. Nais din ni Escudero na malaman kung natupad ng MMDA ang pangako nito na mabawasan ng 10% ang mga pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Escudero, may inilaang 276 million ang pamahalaan na budget sa MMDA para sa flood control and sewerage management services ngayong taon bukod pa sa 2.19 million pesos na subsidiya. Ang DPWH naman ay binigyan ng pamahalaan ng 42.2 billion na budget ngayong taon para sa flood management services. Samantala, tiniyak naman ni Escudero na ang mahigit 3 trilyong pisong pambansang budget para sa susunod na taon ay magkakaroon ng kompletong probisyon para sa transparency at accountability. Kaugnay ito ng pahayag ng oposisyon na tumaas ang 2016 proposed national budget dahil sa gagamitin ng mga kandidato ng administrasyon sa halalan sa susunod na taon. Anong gusto nila? Babaan pa yung budget dahil eleksyon? So maghihintay yung serbisyo publiko dahil may halalan? Titiyakin namin, kumpleto sa provision kaugnay ng transparency at accountability ang darating na budget. Ayon kay Escudero, natural lamang na tumaas ang national budget dahil sa inflation at pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Bukas ang senador na alisin ang mga probisyong posibleng abusuhin ng ilang opisyal ng pamahalaan para sa nalalapit na eleksyon 2016. Sila mismo may pagkakataon naman i-scrutinize yung budget, i-review at pag-aralan yun para kung may probisyon na sa akala nila ay para sa eleksyon at halalan, edi tanggalin natin at pagtulungan nating tanggalin mula sa budget. Ayon kay Escudero, hihimayin din ng Senado ang mga budget na inilaan sa mga programa ng ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng PhilHealth at Land Transportation Office. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.